Good day, everyone. This is Miss Ellen. Welcome to a new segment of SKFC Broadcasting, A Chit Chat with Sweet Ellen. Dito po, makakausap natin, makaka-chit chat natin ang mga Vincentians, mga naging Vincentians, at mga may pusong Vincentians. Once again, i-welcome po natin ngayon ang ating unang-unang guest dito sa ating new episode na Chit Chat with Sweet Ellen. Okay, syempre galing po siya sa Land of Abundance, one of the continents of the world, Australia. Okay, siya ay walang iba kundi ang ating Abigail Faye Del Rosario. Magandang araw sa iyo. Ang ganda-ganda naman ni Abigail. Naka-fresh na fresh ang dating mo, Abby. Nako, na-miss ka namin kasi nung nandito ka talagang bata ka pa. Pero ang tanong, kilala mo pa ako? Matatanda mo ko? Sino nga ako? Si Wong Lin. Wow, thank you, Abby. Kasi masaya na ako pag nababanggit niyo yung Miss Ellen, Teacher Ellen, Ma'am Len, lahat yan, natutuwa ako. Parang bumabalik yung yung panahon ng kayo ay mga kabataan pa rito sa St. Vincent. Now, alam mo, Abby, meron kaming, since this is a chit-chat, oo, ng show na ito, meron kaming nandang mga questions na alam ko magpapa-antig o magpupukaw ng iyong damdamin ng panahon mong kabataan. Okay, pero bago ang lahat yan, tanungin ko muna, kailan ba yung huling nandito ka sa St. Vincent? Ano ba yung naaalala mong taon? Basta natatandaan ko po na grade 9 pa po ako dito. 2015 to 2016 yung school year. Oh, matagal-tagal na pala, no? Vincentia, so, mga 7 to 8 years nang nakakalaan. Kaya, anak ko, ito yung una kong tanong sa'yo. Ano ba yung, Abby, yung hindi mo makalimutang part ng pag-aaral mo dito sa SBFC, sa St. Vincent? Actually, madami po ako memories. Dito may mga small snippet, parang memories na meron dito. Wow, natutuwa. Iiyak na ako sa'yo, ha? Ay, mga nag-perform po kami lagi sa stage. Every, parang every, pag may laging may nutrition month, wow, or English month, English month, Filipino month, parang laging po may event. Oh, yung po yung lagi ko natatandaan. Tapos every year, parang may competition. Na gano'n. Kasi ang natatandaan ko, yung group nyo, yung batch nyo, ito yung batch na lahat yata hindi inaayawan. Gusto nila sumali ng sumali sa mga events. Okay, nako, natutuwa ako dyan. Okay, number two. Okay, sandali lang naman to. Dito, ikalawang question natin, Abby. Meron ka bang hindi makakalimutan na parang tao, individual, dito sa St. Vincent? Oo, nung nag-aaral ka. Kahit previous na, yes. Like, kahit wala lang sa dito. Yes, of course. Walang problema. Kasi mga Vincentians pa rin sila. Ang tananda ko po talaga, di ko malilimutan ng grade 9. Parang with Sir Jonathan, nag-aaral po kami, ang tinuturo niya pong subject ng science po, year 9. Siya po yung nag-handle sa amin. Parang first year niya, St. Vincent. Tapos kami po yung unang hawak niya na grade 9. So, nag-e-enjoy talaga kayo, no? Oo, natatanda ko po one time, tinuturuan niya po kami ng elements. Tapos, wow, may particular na element na, syempre, galing, parang may understanding sila na pag galing babansa, naka-posh-posh. Oh, and mali po pala yung pag-pronounce ko sa magnesium. Magnesium, sabi ni Sir Jonathan, ano? Magnesium? Ay, hindi, magnesium yun. Sabi ko, ay. Yan po yung natatanda ko ever since. Tapos, every time na pag may science, pag every time na nasa loob kami ng classroom ni Sir Jonathan, natatanda ko lagi. Parang very lively, madami siyang mga questions na nire-ready, mga activities. Ah, na parang nag-enjoy din po ako. Tapos nagulat na lang po ako nung pagka-graduation. Ako pala yung best in science. Hindi ko in-expect, wow, yun. Wow, talaga lang ha. Yung ibang Vincentians, katulad ko, ako mismo, pag sinabing mga ganyan science, mathematics,
parang ayaw ko. Pero kayo, nag-enjoy kayo dahil yes. dun sa sinabi mo nga kay Sir Jonathan. Now, ito, kasama doon sa tanong na yun, magbabanggit ako ng mga parte ng ating eskwelahan and then associate an individual or things na mai-associate mo doon. Okay, sige. Tatlo lang naman to, Abby. Now, pagdating sa gate, sino naaalala mo? Di ba nakalimutan lagi nagsasara bukas ng gate? Di nagpapapasok pag may ano, pag walang ID. Kay Angel. Wow! Kaway naman dyan kay Kuya Angel, Uncle Angel, okay. Pag sinabi naman, school canteen. Pag sa school canteen, si Ate Mirna yan. Si Manang Mirna, very good, no? Actually, si Manang Mirna nandiyan pa rin. At nagsuluto pa rin siya ng masasarap na adobo, sinigang, at pansit kanton. Yan yung mga niluluto niya. Tapos, pagdating naman sa school SBFC stage, sa stage natin. Siguro po, actually, dalawa. Sige. Si Ma'am... Si Ma'am Jazz, siya si Miss Gina. Oh. Lagi po silang parang laging... Kasama. On hands lagi pagdating sa mga stage. Direkta ano. Sila talagang yeah. ano, no? Nagdedirect po talaga sila. Oh. Lagi po kami ino-orient. Naku, nakakatuwa. Yeah. Kasi yung dalawang nabanggit mong huli, si Miss Gina and Miss Jasmine, hanggang ngayon sila ay nandito. Matutuwa sila kung makita nila tong ano na to, ang airing na to, kasi nandito pa sila at makikita nila, ay si Abby na ba yun? Ayun ba yung estudyante namin na sobrang aktibo rin sa hindi lang sa klase kundi sa mga activities. Okay. Now, isa sa pinakahuli nating tanong. Anong paborito mong pagkain na ino-order sa ating canteen noon? Pero alam mo, bigyan ko ang information ngayon. Hindi na canteen ang tawag sa atin natin. Sa atin ngayon, ha? In fairness, the SPFC or the Vincentian Cafe and Resto Bar. Kasi it's a combination. Makikita naman yan sa mga segments natin. Meron tayong resto bar, meron tayong cafe, at meron din tayong tinatawag na, ayun na, mga ganun mga portion. Nagdagdag pa eh, no? Anyway, oh ayun, ano ba yung naaalala mong lagi mong inu-order? Lagi po inu-order dati spaghetti nung mura pa, nung medyo. Elementary days. Saka elementary po ako dito. Wow, thank you, Abby. Tapos, nung high school na po is either footlong with rice or chicken with rice. Tapos para makatipid, babaunin ko na yung kanin sa bahay para chicken na lang yung bibilhin ko. Grabe! May kaya naman kayo! Talagang, makikita mo talaga na responsable talaga siyang estudyante. Kaya naman, kung di ako nagkakamali, anong course mo na ngayon? Anong tinapos mo na ngayon? Ang tinapos ko po, well, graduating, inatay ko na lang po talaga wow. yung graduation. Oh, this ano yun? Coming April 2024. Ang tinapos ko po ay contemporary art. I think it's called fine arts. Here, in the Philippines. Oh, yeah. Siguro, ano talagang ang ano mo no, sa aesthetic, mataas ang iyong pagpapahalaga sa mga ganoong parte ng ating buhay. Okay, fine arts. So, now, Iha, bilang pagtatapos, kasi gusto kong magtiwala ka dito sa interview na to, lalong masayan, sandali lang naman, it's a chit-chat nga lang. Ano ba ang pwede mong masabi? O ano mga bumalik na alaala at pwede mong iwan na alaala hanggang ngayon, hanggang sa ating pag alis dito sa Philippines? I think po ang memories na para mababaon ko always, lagi po St. Vincent is, I think yung friendship na nabubuo within sa classroom, iba po talaga. Alam mo yan ng mga kababayan sa ibang bansa na kapag nag-aral ka talaga sa Pinas, and especially I privilege po na nakapag high school din ako for almost 2 years dito sa St. Vincent. Iba po talaga yung mabubuong friendship na meron kayo, whereas sa ibang bansa. I think yun po yung talaga mababaan ko, and yung memories, and yung parang, yung,
yung mabubuong friendships, connections with your ano, with your peers and with your teachers as well. Wow. Kaya tama lang, no? Sabi nga nila eh, a Vincentian is always a Vincentian. Diba? Thank you, Abby. Nako, thank you po. Napaka-saya namin lahat kami rito sa St. Vincent. Kasi alam kong paalis ka na, pero yes, pinagbigyan mo kami kahit sa maliit mong oras. So, thank you, Abby. Thank you po. At dahil dyan, meron kaming token sa iyo, ang ating Sweet Ellen Coffee. Ayan. Sana mabaon mo ang sabi nga nila eh, masarap na kape natin. Oo, dito yan, nabuo sa St. Vincent de Ferrer College. Sweet Ellen Coffee. Wow. Thank you. Thank you po. Bye-bye, Vincentian. See you next segment or next episode ng Chit Chat with Sweet Ellen.